Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung tatlong mga maling paniniwala ng mga tao tungkol sa mga mayayaman. So bago tayo magsimula, gusto ko lang muna magbigay ng disclaimer sa inyo. So itong mga opinion na sasabihin ko ay base lamang sa aking obserbasyon sa mga kasamahan ko, mga kakilala ko na mga mayayaman o yung mga talagang maraming pera. So kung ito yung naobserbahan ko na commonality sa kanila, syempre meron pa rin silang mga pagkakaiba sa mga ugali nila, meron pa rin, marami pa rin pagkakaiba. Pero ito yung mga nakita ko na common sa kanila na base sa karamihan ng mga tao, mali yung paniniwala nila dun sa mga mayayaman na yun. So para mas maunawaan nyo, magsimula na tayo dun sa una. So unang-una sa lahat ay yung masasama, yung mga mayayaman. So yung iba sinasabi nila na hindi naman ganun yung tingin nila, pero ang totoo yun talaga yung nararamdaman ng karamihan sa ating mga Pilipino, especially sa ating mga hindi mayaman. Okay? Yun ang tingin natin sa mga tao mayayaman, hindi maganda yung tingin natin sa kanila, especially kapag nakikita natin yung mga bagay na meron sila, naiingit tayo, tapos sinasabihan natin ng kung ano-ano masama. Like, for example, galing yan sa mga illegal na gawain, sinerte lang yan, or whatever. Ang isa sa mga reason kung bakit na ganun tayo mag-isip pagdating sa mga mayayaman ay dahil sa kakapanood natin ng telenovela. Pansinin mo sa mga telenovela, sa mga drama, especially dito sa Pilipinas, palaging kontrabida, sino? Di ba yung mga mayayaman? Tapos ang palaging bida ay yung mga mahihirap. Tapos palaging ang sama ng ugali ng mayaman. Sa mga ganong telenovela, palaging matapobre, palaging may masamang ginagawa, may illegal na ginagawa, may kurakot. Yun ang reason kung bakit tayong mga tao, ang tingin natin sa mga mayaman ay masama. Pero later on, nung makilala ko sila, makasama ko yung mga mayaman na tao, sobrang laki ng difference, sobrang kabaliktaran pa nga. Yung mga tao nagsasabi na masama yung mga mayaman, kung ikaw naniniwala ka na masama yung mga mayaman, sigurado ako hindi mo sila ka-close, sigurado ako na hindi mo talaga sila kilala. Yes, meron talagang mga masasamang mayaman, meron talaga nung mga matapobre, meron talaga nung mga may illegal na ginagawa, meron talagang mga kurakot, pero sa dami ng kakilala ko na ganun, hindi, kukunti lang talaga yung ganun, kukunti lang talaga yung mga masama eh. So ibig sabihin, mas marami pa rin yung mga mababuti. Kasi katulad rin naman sa mga ano, sa TV, sa balita, hindi naman binabalita madalas yung ano eh, yung magandang ginawa ng mga mayayaman. Kasi kung masasama yung mga mayayaman, sino yung nagdo-donate? Every time na mayroong krisis, sino yung nagdo-donate ng malaki? Sino yung nagbibigay? Sino yung tumutulong? Sino yung pinakamalaki nagdo-donate sa charity? Yung mga mahihirap ba? Di ba sila? So, hindi ba natin nakikita yon? Ang point ko lang dito, hindi ko sila pinagtatanggol or whatever. Sinasabi ko lang ulit sa inyo na, yes, mayroong mga masasama, pero hindi lahat sila. Mas marami sa kanila yung mabubuti base dun sa mga nakilala ko na mga mayaman. So yung unang-unang maling na interpretasyon natin or maling paniniwala natin pagdating sa mga mayaman na masama sila, yung hindi natin sila pwedeng husgahan kung hindi naman natin sila kilala. Kahit saan mo man ilugar, ang paghusga sa ibang tao ay mali. Whether maging mayaman ka man or whether maging mahirap ka man, so wag natin silang husgahan. Hindi naman talaga natin sila kilala. Wag natin husgahan, hindi lang yung mga mayaman, lahat ng tao in general, kung hindi naman talaga natin sila kilala. Number 2 ay sakim ang mga mayayaman. Kakasabi ko lang kanina, sino ba yung nagdo-donate? Sino ba yung tumutulong kapag may mga krisis? Sino yung malaking magbigay sa charity? Sino yung mga philanthropist? Mga mayayaman yung mga nagbibigay. Mga mayayaman yung tumutulong. Yes, merong mga kapuspalad or merong hindi naman mayaman na tumutulong. Pero ang point ko dito is, paano mo masasabing sakim sila kung tumutulong sila? Hindi porket hindi ka nila nabigyan, ay sakim na sila. No, hindi naman kayang bigyan ng mga mayaman lahat ng tao sa mundo. At naniniwala ako na para sa akin, no, para sa akin lang naman, ang dapat lang naman talagang tulungan ng mga tao financially ay yung mga taong wala na talagang kapasidad katulad ng mga matatanda at wala pang kapasidad katulad ng mga bata. Okay? At saka yung mga PWD. Pero kung ikaw ay malakas at kaya mo pa naman, no, para sa akin, hindi ka dapat binibigyan at hindi ka dapat humihingi. Dapat tumabaho ka, kumayod ka, gumawa ka ng paraan. No, huwag mo iasa sa mga mayaman. Napakalaking kalokohan kasi yung paniniwala na dapat yung mga mayaman tumulong sa mga mahihirap. Dapat. Choice nila yun. No, especially itong mga mayayaman na nanggaling rin naman sa hirap. No, mga mayayaman na hindi naman basta-basta binayaan o binigyan ng gobyerno ng kayamanan. Choice nila yon kung tutulong sila o hindi. Pero hindi naman kailangan o hindi dapat natin silang obligahin na tumulong. Okay? So for example, para sa akin, kasi na-experience ko yung walang-walang pera, lugmok, bagsak, baon sa utang, at na-experience ko rin yung maraming pera. Mas pabiliin ko syempre yung maraming pera kasi mas masarap ang buhay kapag kaganon. Pero hindi naman ako binigyan eh. Lahat ng meron ako ngayon, lahat ng
achievements na nakuha ko ngayon, wala namang binigay sa akin, walang pinamana, walang tinulong, wala. Lahat ito pinaghirapan ko for the past 7 years as of 2021. Past 7 years na ginagawa ko yung negosyo ko, lahat pinaghirapan ko eh. Kahit na maraming tao yung nagmamaliit sa akin, kahit na maraming taong hindi naniniwala sa akin, kahit maraming tao yung pinagtatawanan ako, madalas tumatawa pa sa akin kung sino pa yung mga kaibigan ko at pamilya ko. In-endure ko lahat yun. Tiniis ko lahat ng hirap na yun kasi alam ko someday may mararating ako dahil may nagtuturo sa akin na mayaman na eh. Tinuro nyo sa akin kung ano yung dapat gawin sa legal at ethical na paraan. Kaya nga Ethical Nation yung tawag ko sa inyong mga viewers ko eh. Kasi tinuturo ko kung paano ka kikita sa negosyo sa ethical na paraan. So, ibig sabihin nun, hindi naman ako humingi, hindi ako umasa. Kung may magtulong, thank you. Kung walang tumulong, wala akong magagawa. Tatrabaho ko kasi kaya ko naman eh. So ulitin ko, para sa akin, hindi naman kung ikaw ay may kapasidad pa, kayang-kaya mong trumabaho, malakas ka pa, gumawa ka ng paraan, mag-aral ka ng something. Ang daming information dito sa internet, hindi mo pwedeng idahilan na hindi mo alam kung paano. Hindi sa hindi mo alam, tamad ka lang talagang mag-aral. So ulitin ko, hindi porket, no, hindi ka nabigyan ng mga taong nasa taas, yung mga taong mayayaman ay sakin na sila. Hindi. Sa totoo lang, yung mga mayayaman, kung sino pa yung mga mayayaman, sila talagang mapagbigay. At kung sino pa yung mga mahirap, sila pa talagang sakin. Uulitin ko, hindi lahat. Okay? Hindi lahat. So, hindi natin pwedeng i-generalize kasi hindi naman natin kilala lahat. Base lang yan sa experience ko kasi may mga kakilala akong mahirap, may mga kakilala akong mayaman. So, base lang yan sa kung ano yung naobserbahan ko sa kanila. And number 3, naglalaspag ng pera yung mga mayaman. Alam mo yun, yung mga luxury lifestyle, diba? Yes, may mga mayaman talaga na ganun. May mga luxury, diba? Yung mga sports car, magagandang bahay, mansyon, para hindi bahay, mansyon, mga jewelries and whatsoever. Yes, meron talaga mga ganung mayaman. Pero according to studies, kung hindi ako nagkakamali, this came from the book na The Millionaire Next Door. So, hindi ko pa completely nababasa yung book na yan, by the way. No, nagkaroon lang ako ng konting idea about sa book na yun. Usually, karamihan ng mga mayaman, hindi mo halata. Hindi mo alam na mayaman pala sila. Usually, yung mga nakikita natin is yun. May mga tao talagang gusto ng ganun eh. Luxury, ganyan. Gusto nilang i-flex. Wala namang masama dun kasi pinaghirapan nila yun. So, huwag tayong magagalit or maiinggit sa kanila kasi pinaghirapan nila yung mga bagay na yan. Especially yung mga tao na, yun, from rags to riches, yun ang galing sa wala. So, may mga tao na ganun. Pero, mas marami daw yung mga millionaire or yung mga mayayaman na hindi naman nag-flex ng ganun. Hindi naman sila nag... Actually, meron akong narinig niya story galing sa isa sa mentor ko kasi may binanggit siya sa akin ng mga bilyonaryo na part ng aming company na napakasimple lang daw pumorma. Hindi mo mapapaghalataan na bilyonaryo. B ha? B. Hindi M. B. So, hindi mo mapapaghalataan na bilyonaryo. Napakasimple. Minsan pa nga daw, naka-chinelas lang, naka-short, ganyan. So, bakit daw ganon? Sabi sa akin ng mentor ko, isa sa mga reason ay natatakot silang ma-hold up. Yun yung isa sa mga pinakang reason kung bakit sila ganun. Natatakot silang ma-hold up, natatakot silang ma-kidnap or whatsoever. Yung natatakot sila sa mga masasamang tao na pwedeng magtangka sa buhay nila. So, napaka low profile lang. Usually, mga Chinese. Ganun. Marami akong kakilalang mga ganun na kilala pala. I mean, marami akong kilala na ganun na napaka low profile lang. Hindi sila mahilig mag-flex ng ganun. Ulitin ko, walang masama sa pag-flex. Especially kung pinaghirapan naman nila yan and ganun. So, magkaiba naman kasi yung nag-flex na nagyayabang na lang talaga eh. So, alam mo kapag nagyayabang na lang talaga. Pero, yung mga nag-flex lang, meaning yung sinishare lang nila na nakabilisan ng gato, nakabilisan ng ganyan. Kasi, yun nga, pinaghirapan nila yun eh. Di ba pag ikaw rin naman, meron kang kahit maliit na bagay na pinaghirapan mo na nabili mo. Let's say, bagong smartphone. Let's say, flagship yung nabili mo for the first time. Di ba gusto mo rin naman i-post? No, hindi naman ibig sabihin mayabang ka na nun. Pinaghirapan mo yun eh. So, parang ganun lang din sa kanila. Medyo ibang level na nga lang sa kanila kasi bahay, yan, sasakyan. So, medyo ibang level. Pero hindi ibig sabihin nun ay masama na yun. Pwedeng-pwede mo rin naman ma-achieve kung ano na-achieve nila. Alamin mo kung ano yung ginawa nila. So, ganun lang naman eh, di ba? So, usually, mga kakilala ko ng mga mayaman ay hindi naman naglalaspag ng pera. Majority sa, kaya nga sila yumaman ay magaling sila magpaikot ng pera. Magaling sila humawak ng pera. Yung mga Pilipino, sinasabi sa kanila ay kuripot, no? Especially sa mga Chinese, di ba? Sinasabi kuripot daw sila. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga kuripot. Marunong lang talaga silang humawak ng pera. Kasi ang way of thinking nila, itong mga, hindi lang mga Chinese, kundi yung mga successful na tao, yung mga mayayaman, ang way of thinking nila ay papaikutin nila ng papaikutin yung pera. Palalakin nila ng papalalakin. To the point na kapag sobrang laki na ng pera nila, that's the time pwede na silang gumastos ng mga bagay na gusto nila kasi hindi na nila mararamdaman. Parang sa Chinese principle, tinuruan ako ng nanay ko nung bata pa ako na pag may 10 piso ka,
ang itatabi mo ay yung 9 pesos. Gagastusin mo lang piso. So parang ganun na principle. Kasi isipin mo, yung 10 piso, ang tinabi mo 9 pesos, ginastos mo piso. Kung sakasakali man na yung pinaggastosan mo ng piso ay naging walang kwenta, nawala, or whatever, may 9 pesos ka pa din. Hindi ka manghihinayang. Hindi mo mararamdaman. Piso lang yun. So parang ganun. Okay, ito yung tinatawag na kurot principle. Kumukurot lang, okay, kumukurot lang, eh, ang mga Pilipino, kabaliktaran, dakot. No? Pagka mayroong gustong bilhin na, let's say, na gadget, diba, na nagkakahalaga ng 30,000, mag-iipon lang sila ng 30,000. Tapos, pag naipon na nila yung 30,000, ibibili nila lahat yun. So, dinadakot nila lahat ng pera nila. Pagkabili nila ng gadget na gusto nila, masaya sila. And then, kapag dumating yung emergency, benta si gadget ng mas mababang halaga. So, talo pa. So, ganun. Ang way, ganun mag-isip ang mga Pinoy na hindi na-educate pagdating sa finance. Kaya, yung mga successful, kaya isa sa mga reason bakit sila nagiging successful, sinasabihan sila ng ibang taong kuripot, hindi sila kuripot. Marunong lang talaga sila pagdating sa pera. Majority ng Pinoy, hindi marunong. So, kung hindi ka marunong, it's okay. Kasi kahit rin naman ako, ganun ako dati, dakot. Dakot principle. Pag ako kumita ng ano, malaki, talagang dadakotin ko. Ang masaklap pa, ang ginagawa ng karamihan ng mga Pinoy, hindi lang dakot, umuutang pa. So, kung hindi tayo marunong pagdating sa finance, madali lang naman mag-aral. Ang dami-dami diyang pwede mong pakinggan. Especially, no, i-shoutout ko na lang din si Searching Kitan. Kasi matagal na ako nakikinig sa kanya ever since 2014, kung hindi ako nagkakamali. Matagal na ako nakikinig sa kanya up to this day. So yun, yung mga ganun, financial trainers, makinig ka sa kanila kasi napakasimple lang naman ang tinuturo nila. Hindi naman rocket science yung tinuturo nila ng sobrang hirap intindihin. Ang dali-dali lang talagang intindihin. So, yun yung napansin ko pagdating sa mga mayaman. Hindi sila naglalaspag talaga ng pera. So, that's it. Yun yung tatlong pagkakamali na paniniwala natin sa mga mayayaman. So, question of the day. Kung may mga kakilala ka na mayayaman, ano-ano yung naoobserbahan mo sa kanila? Ano yung isa na lang, isang bagay na naoobserbahan mo sa kanila? So, i-comment mo dyan sa ilalim nitong video na ito kung may kakilala ka lang naman na mayaman. So, yun lang. I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. Share mo to sa mga kakilala mo kung marami ka natutunan para may matutunan rin sila. Like mo to and make sure na i-apply mo kung ano yung natutunan mo dito sa mga pinagsasabi ko dito. So, once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!